Hi guys! Welcome back again sa channel ko. Ituturo ko ngayon is kung paano natin makukuha yung effects at saka yung background music na kinuha natin sa YouTube. Then, mapupunta siya sa Line 1. Then, masisave siya papunta sa gallery. Nakakalito, no? Anyway, okay, so any cellphone na may connection siya ng 3.5 jack. Okay, so una is, ito-download lang natin. Magda-download tayo sa cellphone natin ng Wave Editor. Okay, maraming klase ng Wave Editor, pero ito yung dinownload ko. Yan. So, ayan yung dinownload ko. Then, i-connect mo itong cellphone mo sa, i-connect mo siya sa Line 1, sa VA sound card. I-connect mo siya sa Line 1, V8 sound card. Then, wala kang gagamitin camera kasi for audio record lang ang kukunin mo. So, nakakonect siya sa Line 1. Then, the rest, accompany instrument for background music. For another cellphone naman siya. Then, microphone, headphones. Dito mo malalaman kung pumapasok ba yung effects niya at saka yung background music. Okay, so try natin. Okay, so dito naman tayo ngayon sa V8 sound card at saka yung connection sa cellphone. Pagka-install mo ng Wave Editor, open mo lang yan. Then, dito sa record. Okay, itong Wave Editor is nakakonect to sa Line 1 sa V8. Ito siya sa Line 1 V8. Tapos itong cellphone na to, itong isang cellphone naman is sa background music. So, ang kukunin lang natin is yung audio. Wala tayong gagawin na record ngayon. Dito natin matetest kung pumapasok ba yung audio effects sa cellphone natin. Kung gumagana ba yung cellphone natin. Kung compatible ba yung cellphone natin sa V8 sound card. Okay, so try natin. Okay. Ganyan yung, pag flat lang siya tulang waves, hindi pumapasok yung effects kahit after mo mag-record. So, kapag flat lang, tsaka walang waves, hindi pumapasok yung effects tsaka yung background music sa cellphone mo, sa Line 1, pag magre-record ka. Kaya yun yung isa sa mga problema or mga struggle na na-encounter nyo. Sa akin kasi kahit anong try ko naman, okay naman siya. Meron lang may times na hindi siya pumapasok. So, nawawala yung waves habang nagre-record ako. So, ibig sabihin is maluwag yung connection niya dito. Kaya, hindi siya pumapasok sa Line 1. Okay, so, dun yung malalaman kung pumapasok yung audio nyo sa Line 1. Ito nyo rin malalaman kapag okay yung V8 sound card nyo. Kapag may waves, ibig sabihin, nakukuha niya yung effects tsaka yung background music or any music papunta sa Line 1. So, mas maganda if try nyo. If it works, pwede na kayo mag-video recording.